sa side ni Blittier. "Bella, come back here!" Sigaw ko. Mabilis ako nitong tinalikuran kahit nag-umpisa na din akong sundan nito. Ngunit mas binilisan pa ulit nito ang maglakad. "Nagsiselos ka ba?" Pasigaw kong tanong dahilan para tumigil ito sa paglalakad. Nang mas makalapit pa ako, hinawakan ko ito sa balikat at ipinaharap sa akin. "Are you jealous?" Ulit kong tanong. Napangisi ito. "Are you insane? Bakit ako magsiselos? Eh wala namang tayo. You're just only the father of my son and nothing will change, period." At muli itong tumalikod. "Blittier!" Kapwa kami napalingon sa babaeng tumawag sa akin. "It's Amanda." "Oh, ayun na palang babaeng linta. Siguro naman tatantanan mo na ako." Matapos ay inirapan ako. Napasipa ako sa mga buhangin bago harapin ang babaeng si Amanda. Kagad itong humawak sa braso ko na siyang inalis ko rin agad. "Get off, Amanda. Stay away from me. Look, I'm here to have fun with my family. Don't ruin it." "But I don't ruin it. Nakakasama mo naman si Altair, right? Your son, I know." Nakakunot nitong tugon. "Yeah, but I want to be with Bella also. So stop following us. Makaramdam ka naman." At iniwan ko nito. Naglakad ako patungo sa cottage kung saan naroon si Mike at Paolo. "Looks like something bad happened?" Panimula ni Paolo na kaagad kong ikinailing. "Hindi ko na maintindihan si Bella. Hindi ko na maintindihan si Bella. Gusto ko lang naman mapalapit sa kanya." "Gusto mo because..." Tanong ni Mike. Nagkibit-balikat ako. "Gusto ko lang. Gusto niya kasi may nararamdaman na siya para kay Bella." Sambit ni Paolo. "From the day one na mayroong nangyari sa amin, I know deep in my heart na sobra akong nagandahan sa kanya. But I let her go the day na mawala siya sa tabi ko dahil inisip ko rin na isa lamang yung one night stand. But when I met her again, there's so many changes. Hinahanap-hanap ko siya and I want her attention only in my son and mine. Ayoko may umaaligid sa kanyang iba dahil nagagalit ako. Or should I say na nagseselos ako? Am I love her? Paano ko sasabihin sa kanyang mahal ko siya?" Wala sa sariling tanong ko. Ang dalawang nag-aasaran kanina ay ngayon napahinto at napatingin sa akin. "So you love her?" Pag-uulit ni Paolo. "I think, kasi kung hindi ko siya mahal, ano itong nararamdaman ko, yung tipong hinahanap ko siya, and every time na may kasama siyang iba, nagagalit ako. Nagsaselos ako nang hindi ko namamalayan. Aba, ganyan din si daddy ko ah, nung nagkwento siya, kung paano siya na-inlove kay mami. Ang corny pala kapag galing sa kaibigan." Tugon naman ni Mike na agad kong tinignan na masama. "Just kidding," duktong nito. Sir Blittier." Napatingin kaming lahat kay Sarah na halos kararating lang. "Pinapatawag po kayo ni Tita Elisa. Kakain na raw ho." Tukoy nito sa mama ni Bella. Sabay-sabay na kaming tumayong tatlo at dumiretso sa isang seafood restaurant sa bukana ng resort. Ang lahat ay nakaupo na at nasa kanya-kanya ng pwesto. Sinulyapan ko si Bella at hindi ko inaasahan na makikita ko sa tabi nito si Franz at gayon din ang lalaking hinalikan nito. "What on earth is happening? Bakit nakikita ko ang mga ganitong bagay na nakakapagpainit ng dugo ko?" "Kumalma ka lang bro," rinig kong bulong ni Paolo. Itiniklop ko ang mga kamao ko para pigilan ang tensyon na nararamdaman ko. "Oh, Blittier, maupo na muna kayo," sambit ni Tita Elisa. Kaya nakuha rin namin ang atensyon ni Bella, pati na ng iba. "Daddy, dito ka sa harapan namin," sigaw ng anak ko. Umalis si Xander sa upuang nasa harap nila Franz at saka kumupo. "Blittier, this is Carlton, college friend ni Bella," pagpapakilala ni Tita sa lalaking nasa kanang bahagi ni Bella. Ilang saglit ko itong tinignan at nagpasalit-salit rin ang tingin ko kay Bella at Franz. "Pare," tugon nito sa kainilahad ang kanang kamay. Para hindi mapahiya ay kinamayan ko to. "And I don't really give that sa harapan ng mga magulang ni Bella at sa anak namin." Mabilis na natapos ang umagahan namin at napunta ako sa pinakamalapit na bar. "I want to drink kahit na ganito pala kaaga. I don't wanna waste my time looking at her with the other guys." "Ang aga naman yan, pre." Napalingon ako sa nagsalita na halos kararating lang. Umupo ito sa gilid ko sa katinawag ang bartender at umorder ng inumin. "What are you doing here?"
I ask, saka lumagok muli ng alak. Ano bang ginagawa sa bar? Balik tanong nito. Napailing na lang ako dahil sa kapilosopohan nito at hindi na muling pinansin pa. You love her, right? Biglang tanong nito. Mahal mo si Bella, but you didn't know how to tell her that you love her. Tama ba? Dugtong nito. What are you saying? Tanong ko. Alam mo kasi lalaki rin ako. Alam ko rin kung may nararamdaman ng isang lalaki sa isang babae. Honestly, I'm also here for women. But suddenly, trials came between us. She can't remember me or any memories with me. Sa bandang dulo ng sinabi nito ay nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Men, lalaki din ako. Pero yung sakit sa mga mata niya, hindi matutumbasan ng basta salitang sorry lang o simpleng dahilan. So you're here to a woman that you love? Napangiti ito ngunit halatang nasasaktan. Yeah, and 2 weeks from now, kung walang improvement, para makilala niya ako, uwi na ako sa Barcelona. In Spain? Yeah. And before I forgot to tell you, your cousin Harley is a friend of mine. Oh really? That guy? Ilang oras ang lumipas at kapwa kami nasiyahan sa bawat kwento ng bawat isa. Nagulat rin ako nang sabihin nito na si Franz ay isa palang bakla. Sobra pa ang naging pagsiselos ko nung una, ngunit ngayon, wala na sa akin ang baklang yon. Kaya pala ganun na lang tumitig ito kay Paolo. Kaya hanggat maaga pa, nasa harap mo pa si Bella, umamin ka na. Bago mahuli pa ang lahat. Lasing na sambit nito na ikinatango ko. Tatandaan ko yung sinabi mo. Lasing na rin na sambit ko at halos sabay kaming napayuko sa lamesa at tuluyan ng nakatulog. Sa side ni Bella. Ma'am Bella, nakita namin si Sir Blitter at Sir Colton na nasa bar at mukhang lasing na. Bungad ni Sarah nang makapasok sa kwarto ko, napatayo ako. Bar? Magtatanghilian pa lang ah. Saka kung lasing na sila, ibig sabihin kanina pa sila doon? Well, mukhang ganun lang ha. Himala nga, hindi nagawa yung dalawa. Sambit naman ni Xander. Mabilis na sinundan ko si Sarah patungo sa bar na sinasabi nito. At naabutan ko ang dalawa na magkayakap at ngunit pikit na ang mga mata. Inakay ko si Blitter sa balikat at ganun din ang ginawa ni Sarah kay Colton. Ihatid mo na lang si Colton sa kwarto ko at ihatid ko naman si Blitter sa kwarto niya. Sambit ko at inayos ang pagkakaakay kay Blitter. Sige po, Ma'am Bella. Matagal bago ko narating ang kwarto ni Blitter dahil sa sobrang bigat at likot nito. Hindi ko naman mahanap ang mga kaibigan niya upang tulungan akong buhatin siya. Ikaw na tumuhukang aga-aga, naglasing ka na agad. Singhal ko nang mailapag ko ito sa kama niya. Cheers, pare! Sigaw ni Blitter kaya sinampal ko sa pisngi dahil sa gulat. May pa-cheers-cheers ka pang nalalaman dyan? Aray! Sabay himas nito sa pisngi niya saka dumilat. Kinabahan ako ng diretsyo itong tumingin sa akin bago ngumiti. Is that you, Bella? No, hindi ako si Bella. Nagulat na lamang ako nang bigla ako nitong hilahin kaya napahiga rin ako sa kama. Saka ako nito niyakap. Pilit kong inaalis sa mga braso nitong nakapulupot sa akin. Ngunit masyado itong malakas kumpara sa akin. You're so beautiful as always, honey. I miss you. Sambit nito na ikinatigil ko sa paggalaw. Hindi kita na-miss. Tugon ko. Kahit ang totoo, tuwang-tuwa ang puso ko sa nalamang na-miss ako nito. Hindi totoo yan. Alam kong na-miss mo rin ako. Alam ko, Bella. Hindi nga, pag-uulit ko. Oh, shut up. I love you. Nalaki ang mga mata ko sa narinig. Tila may naguunahang kabayo sa puso ko dahil sa bilis ng tibok nito. Anong sabi mo? Nautal kong tanong. Nang hindi na ito sumagot, ay agad na pinilit kong humarap habang yakap-yakap pa rin niya ako. Hinawakan ko ang pisngin nito saka tinampal-tampal ng mahina. Oh, what are you saying? Hey, wake up! Nang hindi pa rin ito magising ay lumuwag na ang pagkakayakap nito sa akin. Kaya tumayo na akong pinakatitigan nito na mabuti. Bella, I love you. Sambit nito sa pangalawang pagkakataon. Napahawa ko sa bibig ko dahil sa mga narinig na salita mula kay Blitier. Totoo ba itong narinig ko? Sinabi niya nga ba talaga na mahal niya ako? O baka dahil lang lasing siya? Lasing ka lang kaya mo nasabi ang mga yan. Tugon ko. Ngumiti ito habang nakapikit.
Lasing nga ako. Lasing ba ako? Napasampal ako sa noo ko. Ang damuho na to talagang nakakainis. Malalagot ka sa akin ang wala sa oras, Blitter. Sigaw ko. Oh, dali, kwento na. Nakangiting sambit ni Georgie habang may hawak na cup at lumalapang na naman ang ice cream. Dumapa ako sa kama upang magkaharap kami sa laptop. Dalawang linggo na ang nakalipas simula noong nag-outing kami at dalawang linggo na rin na hindi nagpaparamdam sa akin si Blitter. Bumibisita lamang ito kay Alter nakikipaglaro at pagkatapos ay alis na. Hindi ko alam, Georgie, kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Simula ako sa pagkwento. Kapag pumupunta siya rito sa bahay, palaging si Alter naman ang kinakausap niya. Ramdam ko na iniiwasan niya ako pero sa hindi ko malamang dahilan. E di ba ang sabi mo, ang sabi niya sa'yo, I love you? O anong ibig sabihin ng lalaki na yun? Basta nga I love you na yan. Dahil dyan, hindi ko tuloy lalong maintindihan ang sarili ko. Isa pa, lasing siya nun. Humaba pa ang usapan namin ni Georgie patungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko na malayang pagkatapos noon ay nakatulog na pala ako. Nagising lamang ako sa katok na nagmula sa pinto. Inayos ko pang sarili ko bago buksan ang pinto. Mommy, there's a guys, want to talk to you. Sambit ng anak ko. Okay, sweetie, thank you. Magpapalit lang ako ng damit. Tumango ito at umalis na. Muli akong pumasok sa loob at nagpalit ng damit. Wala naman akong inaasahang bisita. Kaya sino kaya ang nasa baba? Nang makababa ako, ay nagtungo ako sa kusina upang tanungin si Mama kung sino ang dumating. Kumuha ako ng pichel sa refrigerator at sinalinan ko ng tubig ang basong walang laman saka ito ininom. Mula sa kusina ay kita ko sa sala ang isang lalaking may malapad na pangangatawan. Ngunit halatang may edad na. Ikaw na ang kumilala sa kanya. Sambit ni Mama at dinalanan ang tray na may juice patungo sa sala. Ah, hello po. Sino po sila? Panimula akong tanong. So, you're Bella? Napatango ako. Ngayon ko lang nakita ang lalaking ito, ngunit medyo pamilyar ang itsura niya. Halata rin sa kasuotan nito na pangmayaman ang datingan. Tumayo ito. I'm Brando Lopez, Blitter's father. And unfortunately, the grandfather of your son. Diretsyang sabi nito. Biglang kumabog ang puso ko. Bumilis ang tibok nito dahil sa takot. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng ama dito ni Blitter at paano nalaman nito ang tungkol sa anak ko. Narito ako upang makausap at formal na makilala siya. You see, my wife is not here. She didn't know about you and my apo. She's arrogant and I know na hindi niya magugustuhan ang nangyari. Paliwanan nito, kapwa kami umupo. Tinawag ni Mama si Alter upang formal na ipakilala dito. Habang nasa sala kami at nag-uusap, ay kitang-kita ko sa mga mata ng papa ni Blitter ang pagkislap sa mata nito na para bang bumalik si Blitter sa pagkabata. Kamukhang-kamukha niya si Blitter nung bata pa to. Mabuti na lang at nalaman ko sa kaibigan nito na may anak na siya. At least hindi na siya ipipilit pang ipakasal kay Amanda. Sambit nito. Sinong kaibigan yun? Bigla naman akong nakaramdam ng takot. Anong ibig sabihin nito? Ipipilit ipakasal? Anong mayroon sa amin para maputo ng pagpapakasal kay Blitter? What do you mean po? I ask. Well, Bella, hindi mo lang naman anak si Alter. Anak din siya ni Blitter. We have the right for him. We? Them? Sino sila? And what do you mean po? Pwede po bang diretsyohin niyo na po ako? Gusto ko sanang tumira si Alter sa amin. Gusto kong tumira kayo mag-ina sa mansyon. Napakunot noo ako. Ano bang sinasabi ni matandang to? Naguluhan ako sa sinabi nito. Wala itong karapatan na basta na lang kami patirahin sa bahay nila. Hindi naman namin sila ginugulo o inoobliga. Napanagutan ako o ang anak ko. Wait, Mr. Lopez. Parang medyo diktador po kasi ang nagiging labas niyo. Hindi mo po kami pwedeng basta na lang patirahin sa bahay na hindi naman sa amin. Isa pa, hindi ko rin inoobliga si Blitter na panagutan kami. Ang mahalaga, masaya ang anak ko at alam niya kung sino ang ama niya. Tumingin ako kay Alter na ngayon ay nasa amin ang atensyon. Wala ka magagawa. Dad! Mula sa pintuan ay naroon si Blitter at nakatayo. Nakakunot ang noon nito at bakas sa mga mata ang galit. Nakakuyom ang mga kamao nito habang papalapit sa amin. I told you not to talk to her. Why, son?
hindi mo rin ba gusto makasama ang anak mo? Tumingin sa akin si Blitier. I want, but I need time. Hindi mo siya basta pwedeng kunin na lang kay Bella. She's the mother after all. Niyakap ko si Alter na ngayon ay papaiyak na. Hindi ko hahayaan na basta na lang nilang diktahan ang buhay namin. At anong kukunin? Wala silang makukuha sa akin. Hindi nila makukuha ang anak ko. Kung gusto nilang makita, hindi ko sila pagbabawalan. Pero kalabisan ang kunin si Alter sa akin. Sir, mawalang galang lang po. Anak at apo ko rin ang pinag-uusapan dito. Pwede namang mapag-usapan ng maayos ang lahat. Kalmadong sambit ni Papa. You can take me away from my mom! Sigaw ni Alter at nagsimula na itong umiyak. Pinuhat ko to sa kaniyakap. Shh! Etahan na, Alter. Hindi ka hahayaan ni Mami na malayo sa akin, okay? Hinimas ko ang likod nito. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nababalot ng iyak at hikbi ni Alter ang paligid namin. Look what you've done! Sambit ni Blitier at kinuha si Alter upang buhatin at patahanin. Sa ibang araw na lamang po tayo mag-usap. Hayaan niyo po sana kami ni Blitier ang magulang ang siyang mag-usap. Sambit ko at pinunasan ng luhang hindi ko namalayang tumulo na pala. Inalalayan ko si Blitier na dalhin si Alter sa kwarto nito. Nang ilang oras pa, tumigil na ito sa pag-iyak. Habang kalong ni Blitier. Anong plano mo? Kaya ba hindi mo ako pinapansin dahil may ganitong problema ka na pinagdaraanan? Panimula ko nang makatulog si Alter. No, it's not that, Bella. Gusto ko lang mag-isip-isip sa mga nangyayari. Ngayon ko lang din naman nalaman na alam na ni Dad ang tungkol sa inyo. Tumayo ako upang kunin ang album kung saan naroroon ang mga litrato ni Alter. Simula nang isilang ko siya. Inabot ko yun kay Blitier nang may ngiti sa labi. I don't care kung masasaktan ako, pero huwag ang anak ko. He's the only one in this world I can die for. Not him, Blitier. Kinuha ni Blitier ang album at dahan-dahan itong binuksan. Mula sa pagsilang ko kay Alter, ay nakita niya ang lahat ng litrato nito. He's looked like me when I was a kid. I'm sorry dahil nadamay ka sa pinapangarap kong magkaanak. Hindi. No. No, stop. You don't need to say sorry. Alter is so much blessing to me. He's not the problem, nor you. Hinawakan ito ang ilang hibla sa buhok ko. Ano ang gagawin mo? Ano pang plano mo? I want you to live with me. Tayong tatlo sa isang bahay. Hindi sa mansyon nila, Daddy, kundi sa bahay ko mismo. Pinakatitigan ko ito sa mga mata at nakikita ko ang pagkasinsir sa mga sinasabi nito. Ngunit may nakikita akong lungkot at takot sa hindi ko malamang dahilan kung bakit ko nakikita yun. May dapat ba siyang katakutan? May papangako mo bang hindi siya malalayo sa akin? May papangako mo bang hindi siya masasaktan? Tanong ko. Of course, the both of you, I promise. Unti-unting nilapit ni Blitier ang mukha niya sa akin at sinakop nito ang mga labi ko. We both enjoying our kisses when someone knock on the door, kaya agad akong napatayo. Are you okay, Bella? Tanong ni Mama. Yes, we're just talking here. Mabilis pa sa alas 4 ang sagot ko. Tinignan ko si Blitier na ngayon ay nakangiti at tila pinipigilan ang matawa ng tuluyan. Pinanlakihan ko ito ng mga mata at sinipang binti. Okay, kamusta naman ang apo ko? Yes, fine now. Natutulog siya, ma. Mabuti naman. Umalis na nga pala ang daddy ni Blitier. O siya, bababa na ako. Sige, ma. Salamat. Doon pa lang namin narinig ang papaalis na yabag ni Mama. After that, Blitier laughed and stand to hug me tight, and he kissed me in the forehead. I think I like you so much. Sambit nito na nagpawala sa mga ngiti ko. Are you serious? Hindi siya lasing ngayon. Hindi rin I love you ang sinabi niya, ngunit kakaiba ang naramdaman ko. Hindi ba't ang pagkakagusto ay mapupunta rin naman sa pagmamahal? At ngayon ko masasabing I like him too. Tumango ito. And I hope we feel the same way. Niyakap ko itong muli para akong isang bata na nahanap ang komportableng yakap mula kay Blitier. Nakangiti akong tumango at hinimas ang likod nito. Yes, we are. Bulong ko lamang sa aking isipan. Hindi ko pa sa ngayon masasabing diretsyahan. Gusto kong makasigurado na tunay ang nararamdaman ko. Ayokong madaliin ang lahat. Papayag ako sa gusto nitong magsama kami to work out my feelings to him. Sa pagsugal ko sa nararamdaman ko ay sana'y hindi ako masaktan. Ayokong matulad ang nangyari noon
kila mama at maulit sa akin. At ang pinakatatakutan ko, masaktan ang anak ko. Not my son. Ilang araw pang nakalipas ay lumipat na kami sa bahay ni Blitier. Katulad ng pagkamangha ko noon, ang pagkamangha ni Alter ngayon. Tuwang-tuwa ito sa malaking aquarium na nakikita. Wala namang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ko dahil sa pinaparamdam na pag-alaga sa amin ni Blitier. He's a man, but he is always wake up early in the morning to cook for us. Nagkaroon din sila ng bonding ni Alter and I saw the both of them happily playing. Kung minsan, inaasar ni Blitier ngunit hindi nagpapatalo ang anak ko. Thank you so much for taking care of us, Blitier. Hinalikan ko ito. You don't need to thank me. It's my duty to show the both of you how important you two in my life. Noong gabi na yon ay napagdesisyonan namin ni Blitier na ipakilala na ang anak ko ng formal sa mga magulang nito. Honey, are you okay? Tanong ni Blitier habang nasa biyahe kami patungo sa mansyon nila. Yeah, a little bit nervous. Hinawakan nito ang kamay ko bilang tugon ay ngumiti lang ako. Tiningnan ko naman ang anak ko na masayang nakaupo at excited na makilala niya na sa wakas ang iba pa niyang lolo at lola. Nang makarating kami sa mansyon nila, ay sinalubong kami ng mayordoma. Kaagad na niyakap nito si Blitier. Napag-alaman kong ito pala ang nanay Celia na tinutukoy ni Blitier. Malawak ang ngiti nitong tiningnan si Alter. Abat kamukhang kamukha mo nga, sabi nito. Siyempre naman nanay Celia. Tugon ni Blitier. Nang makapasok kami sa loob ay katahimikan ang namayhani. Habang hawak ko ang kamay ni Blitier, ay hindi ko mapigilan ang mas kabahan pa. Maya-maya pa, nakita ko ng papalapit na ang daddy ni Blitier. Niyakap nito si Blitier at ang anak ko naman, kagad itong sinalubong. Mabuti na lang at naipaliwanag namin kay Alter ang gulong nangyari noon. What's happening here? Mataray na boses ang aming narinig. Matatanggap kaya ng mama ni Blitier ang apong si Alter? Ano kaya magiging pakitungo nito sa magina? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.